BOH, dulot na bababa ang national rate na batang nabakunahan sa Pilipinas. Ang detalye mula kay Mark Reslin Katarong. Mark Reslin. Ng Department of Health, nasa kasalukuyan, 71% lamang ng mga bata ang ganap na nabakunahan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na target nilang itaas ito sa 95%. So, mababa yung ating national status ng fully immunized child dahil po nanggaling tayo sa COVID-19. Nung COVID-19, walang pasok. Walang school-age vaccination kasi walang eskwela. So maraming batang na-miss yung kanilang mga bakuna. Number two, lahat ng mga health workers, busy nun pagbabakuna ng COVID vaccine. Bilang bagay ng catch-up efforts na taasan ang immunization rate sa mga mag-aaral, inanunsyo ni Herbosa na isang nationwide school vaccination program, Bakuna Eskwela, ang ilulunsad ng DOH at ng Department of Education sa Oktubre 7. We're hoping every year nakaka 95% tayo. 71 lang ang nakukuha natin. With these two programs, itong school-based at saka yung catch-up, big catch-up, we're hoping to increase that by the end of the year, by December. Sa Dr. Alejandro Albert Elementary School, ang kick-off ng programa. Ang immunization program ay sumasaklaw sa lahat ng mga mag-aaral mula sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Sinabi ng kalihim na hindi sapilitan ang pagbabakuna sa mga mag-aaral at kailangan pa rin ang pahintulot ng magulang. Kailangan pa rin ng parental consent, of course, right of refusal pa rin. And then, ang usual process namin, pag may nag-refuse na parents, yung health workers na namin ang pumupunta at ini-interview, tinatanong bakit tayo magpapakuna, and then we try to convince them baka maling information. Binanggit ni Herbosa na ang mga mag-aaral sa grade 1 at 7 ay makakukuha ng bakuna laban sa tigdas, rubella, tetanus, at diphtheria. Tatanggap naman ang bakuna laban sa cancer sa cervix sa mga pampublikong paaralan ang mga babaeng mag-aaral sa grade 4. Ibinahagi ng Health Chief na ang mga mag-aaral sa mga pribadong paaralan ay maaari ring mabakunahan sa mga pampublikong paaralan ngayong Oktubre. Ang gagawin lamang ng mga pribadong paaralan ay kailangan na magkaroon ng tie-up sa mga kalapit na pampublikong eskwelahan. Samantala, nasa 7.9 billion pesos na budget ang inaprubahan ng Malacanang para sa immunization program ng Department of Health. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Katarong, SMNI News. Pagday pa rin sa balitang yan, DepEd at DOH, palalakasin ang programa para sa kalusugan at immunization ng mga bata. Ang detalye mula naman kay Kapartner Margot Gonzalez. Kumar Margot. Susundo ang Department of Education at Department of Health na magtulungan para sa open kalusugan sa DepEd Healthy Learning Institutions na ang layunin ay paigtingin ng mga programa para sa kalusugan ng mga bata sa paaralan. Kabilang sa mga napag-usapan ng dalawang ahensya ay ang patungkol sa immunization, nutrition, at mental health ng mga bata. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, importante ang school-based immunization kabilang ng HPV vaccination sa mga batang babae. Pagtutuunan din nila ang feeding program para sa mga bata na may problema sa malnutrition. Para naman sa mental health ng mga bata, napag-usundoan ni Herbosa at ay DepEd Secretary Sonny Angara na magkaroon ng mga aktibidad sa arts, sports at iba pa. Para sa Shows 3, Inas Kumahay, Mark Gonzalez, Kapalong sa Balita at Servisyo. Nagdapang balita, 10 katao na sawi dahil sa pananalasa ng hanging abagat, bagyong Ferdy at bagyong Jenner. Ang detalye mula naman kay Kapartner Carla Abellana. Kapartner Carla. Umakyat na ngayon sa 10 katao ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng hanging habagat at bagyong Ferdy at Jenner sa bansa. Ayon sa report ng NDRRMC, nagmula ang mga ito sa Region 6, 9 at Barm, ngunit isa sa ilalim pa ang mga ito sa validation. Bukod naman sa nasawi, mayroon ding 11 nasugatan at 2 nawawala. Sa kabilang banda, lumobo pa sa higit kalahating milyong individual ang naaapektuhan ng masamang panahon. Pinakamaraming naaapektuhang populasyon sa Region 6 na sinundan ng Region 5 at Barm. Nakapagtala rin ang NDRRMC ng higit 45,000 individual na kasalukuyang namamalagi sa mga evacuation center. Samantala, dahil sa pananalasa ng habagat at bagyo, nasa higit 600 kabahayan ang nasira kung saan halos isa
100 dito ay totally damaged. Patuloy namang nangangalap ng datos ang ahensya sa inisyal na halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga residenteng naaapektuhan ng pananalasa ng sama ng panahon. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Carl Abeliana, SM9 News. Sa iba pang mga balita, Senator Robin Piluri, ang mga tauhan ng BRP magbanwa ang detalye. Mula kay Mayor Troy Gomez. Mayor Troy. Tugay si Senator Robin Taguilla sa mga tauhan ng BRP Teresa magbanwa na tingis ang mga buwang hirap at panliligaling para panatilingin ang presensya ng Pilipinas sa 133. Sa Senate Resolution 1202, Piluri at Taguilla ang tauhan ng BRP Teresa magbanwa dahil sa kanilang napakahalagang kampag para panindigan ang soberanya ng Pilipinas. Itong abrit, pinadala ng Philippine Coast Guard ang PRP Teresa Magbanwa para subaybayan ang reclamation activities ng China sa West Philippine Sea at panatilihin ang presensya ng Pilipinas doon. Sa kabila ng pananakot ng barko ng China kasama ang pagbangga ng barko ng Chinese Coast Guard, hindi umalis ang PRP Teresa Magbanwa sa lugar. Kabilang sa insidente ng PPG, ang pagharang sa rotation and supply missions kung kaya't napinita na tauhan ng PRP Teresa Magbanwa na mabuhay sa lugaw pinakulong tubig kung daan at pasap mula sa air conditioning system ng BRP Teresa Magbanwa. Napinitan ang BRP Teresa Magbanwa na umalis sa Eskoda Shoal noong 15 ng Setyembre at umalis sa Puerto Princesa Port dahil sa masamang panahon. Pag-ubos ng mga gamit, pinsala sa barko, bukod sa kondisyong medikal ng mga tauhan ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, Troy Gomez ang ulat, kapartner mo sa Balita Servisyo. Samantala, KOJC, Legal Counsel, umapila sa PNP na huwag nang yurakan pa ang karapatan ni Pastor ACQ matapos mag-surrender. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapar Jade Calabroso. Kapar Jade. Eh, nag-surrender na nga. Yurakan pa at dinuduraan. Baka pwede, sir, na tama na sana. Huwag na masyadong kulatahin pa. Ito ang apila ni Attorney Israelito Torion, KOJC Legal Counsel, sa patuloy na pagsasapubliko ng Philippine National Police na mga aligasyon mayroong Angels of Death o Private Army ang butihing pastor, maging ang umano'y mga biktima pa ng pang-aabuso sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Torion, ang ganitong mga hakbang ng pambansang pulisya ay maituturing ng pang-aabuso sa karapatan ni Pastor Apollo na nananatiling inosente sa harap ng batas dahil wala pang paglilitis at hatol ang korte. What we are seeing is a growing pattern of abuse. I would call this abuse because they seem to publicize right away without even securing evidences first. Sana I appeal to the good sense of professionalism of the PNP. Dagdag pa ni Torion, isang malaking sakripisyo ang ginawa ni Pastor Apollo para sa kanyang mga tagasunod nang hindi na makaranas pa ng panggigipit sa loob ng kanilang mga tahanan sa KOJC Religious Compound. We would like to point out na nag-surrender si Pastor to make an ultimate sacrifice so that the acts committed against its members will no longer continue. And indeed, wala na sila ngayon sa KOJC grounds. Ani Patoryon, ang mga naglalabasan pang akusasyon matapos ang pagsuko ng butihing Pastor ay upang patuloy lamang sirain ito. What we see instead is a pattern of attack to really pin down Pastor Apollo Sikibuloy, no? And to destroy completely his good name and reputation. If indeed, no, itong mga victims na ito ay totoo, edi nung 16-day KOJC seed, sana sila sumipot kaagad at na-rescue nila. Maliban sa umano'y biktima ng pang-aabuso, sinagot din ng legal counsel ang issue ng pagkakaroon umano ng Angels of Death ni Pastor Apollo na ayon sa PNP ay tukoy na nila. This could have been unleashed, no, to defend the KOJC members who are victims of tramplings of their constitutional rights to life, liberty, and property. Pero ni isang member doon, ni isa maski may dalang armas at nagpakita doon, wala, no? Samantala, kasunod ng mga pahayag ng PNP na mayroon pang mga umano'y biktima ng pang-aabuso sa KOJC ang lumapit sa kanila, ito naman ang mensahe ni Attorney Torion. Pag-aralan namin yung ginawang istorya at alam namin na hindi totoo, di siyempre magpa-file din kami ng kaso, no? Either libel or perjury, no?
And I do hope and pray na yung pamilya ng complainant na ito will think twice kasi we will really be forced to defend the rights of Pastor Apollo Sikibuloy and file appropriate cases. Kasi alam namin na hindi ito totoo. Sa kabila ng tensyon, naniniwala pa rin ang kampo ni Pastor Apollo na mayroon pa rin mga professional na pulis na gagawin ang kanilang trabaho batay sa katotohanan. Alam ko marami pa rin mga professionals sa ating mga kapulisan that they would deal with this with utmost professionalism and fairness, that they would only utilize clear, authentic, and real evidences. No? Samantala, patuloy naman ang pagpapaabot ng mensahe ng katatagan ni Pastor Apollo sa kanyang mga tagasunod at tagasuporta kahit ito'y nasa kustodiya na ng batas. Matatandaan ding una nang naglabas ng pahayag ng KOJC na ang cardinal rule sa kanilang simbahan ay respeto sa malayang pagpili o freedom of choice. Walang sino mang pinilit na gawin ang mga bagay na labag sa kanilang kalooban dahil ang sentro ng kanilang doktrina ay ang pagsusunod sa Diyos ng masaya at malaya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. Dagdag pambalita, Cub, may paalala sa mga nakakaiwan at nawawalang bagahe sa flight. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kamar Cherry Light. Kamar Cherry. May problema na i-offload ng airline sa bagahe ng mga pasahero kung may valid reason. Sa Section 16 na Right to Compensation for Delayed Loss or Damaged Bag na inamyendahan ng Air Passenger Bill of Rights ng Civil Aeronautics Board nakasaad na obligado ang airlines na ipaalam muna sa pasahero bago i-offload ang kanilang bagahe. Sinabi ni Attorney Wirlo Samojo ng Civil Aeronautics Board, pag nasunod ng airline ang nasabing bagahe, ito ay walang violation. Pero sa bawat araw na delay, ang delivery ng bagahe ng isang pasahero, may karapatan ng airline na bayaran ito ng 2,000 piso batay sa umiiral na APBR. Kung tatlong araw na hindi na-deliver, babayaran ka ng 2,000 pesos each. So a total of, alin yun, 6,000 pesos. Bukod sa 2,000 pisong babayaran kada araw na delay ng delivery ng bagahe, obligado pa rin ang airline na bayaran kung nadeklara na nilang loss ang baggage. Paliwanag ni Samojo, yung rule of presumption of loss, hindi ang pasahero ang dapat magdeklara, kundi ang airline. Pag 7 days na hindi pa rin na i-deliver sa ni airline, hindi pa rin malocate ni airline, pwede na niyang sabihin na lost baggage na yan. So dapat bayaran ka na niya ng compensation for lost baggage on top of the compensation for the delay in the delivery of baggage. So meron kang dalawang compensation, set of compensation na matatanggap. Pero kahit binayaran na rin ng airline ang dalawang set ng compensation para sa delay at lost baggage, maaari pa rin kunin ng pasaherong kanyang bagahe kung huli na itong natagpuan. Tatandaan natin, yung compensation na ibinigay sa atin ni airline is compensation for the inconvenience. Hindi yun kabayaran sa pag-aari mo dun sa bagay. So you remain the owner of the baggage. Hindi ownership ang binayaran sa compensation, kundi yung inconvenience. So ibabalik pa rin sa yun kasi ikaw pa rin ang may-ari ng bagay. Paalala ng CAB, bago bumili ng ticket, obligado ang pasahero na malaman ang umiiral na terms and conditions sa pagitan ng airlines at pasahero upang maiwasan ang anumang mga pagkakaabala. Kung alam ng isang pasahero na lumabag ang airlines sa umiiral na batas, ay maaaring agad itong idulog sa mga desk ng CAB sa loob ng mga paliparan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News.